Hey guys, my name is G. Hi, my name is Rina. I'm Josie. And we are the Caring Team. Welcome to Caring Team. Welcome po sa Caring Team. Hello, hello everyone. Welcome po sa Caring Team Channel. At bago po ang lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga subscribers. At sa ating mga viewers, ayan po, nadagdagan na naman ang ating mga viewers, abs, at subscribers. Thank you, thank you, thank you. At syempre, una na po, salamat tayo sa mga subscribers natin na sumuporta from the start pa lang. Na nadagdagan ating mga subscribers at viewers ng dahil po sa inyo. At sa mga araw-araw, linggo-linggo na nanonood sa ating videos, marami pong salamat sa mga friends, sa mga kapitbahay ko na every week talaga nagsisend ako sa kanila ng link. Yung iba pinapanood at yung iba hindi natin alam, baka ini-ignore lang. Ayos lang po, hindi nyo nila-like, hindi nyo i-share, hindi nyo wag kayong mag-comment sa aking section, hindi nyo i-subscribe ang aking channel. Ayos lang po iyan. Pero mas okay po kung kayo po ay nanonood at nagsasubscribe sa aking channel. Dahil ang topic pong ito, ang aking mga isinishare na mga topic ay para po sa kaalaman ng marami, no? Dagdag kaalaman po. Kasi po, para sa akin, iba na rin talaga ang may alam. Iba na ang may alam. Ayan. Ay, ulit, salamat po sa inyong umpisa. Gusto kong pasalamat sa mga magagandang nag-comment sa last week natin na topic. Siyempre, ayan, sinulat ko po yung iba. Yung iba sa susunod na topic, ha, i-mention ko iyon. Una, yung kaibigan ko pala, Almira Pacantara ng Rodriguez Rizal. Eto na, shoutout na para sa iyo. Hello sa iyo. At siyempre, si Anis Adventure, si G. Franz Vlogs, si Girly Galve, si Rosel Sapalasan, Jorat Adventure Channel, si Jasmine, si Miss Libra, Simply Vlog, ayan, at si Mariel Cesante. Ayan, marami pong salamat sa napakaganda yung comment sa ating videos. At hope, sana po ay mabasa ko rin yung topic sa ating mga susunod. Mabasa ko ang inyong mga comment, ang magandang comment sa ating susunod pa na topics. Ayan. Thank you po sa inyo. At kung may suggestions or comment kayo, comment nyo lang po sa ating comment section. Ayan, para sa araw na ito, ang topic natin ay tungkol sa ating mga palapulsuhan. Sino po ba sa inyo ang nakakaalam na hindi lang iisa ang ating palapulsuhan? Ayan, makinig na lang po kayo para sa iba na hindi pa nakakaalam. Okay, alam nyo po ba kung ilan ang ating mga palapulsuhan o parasite bukod dito? Ayan. Sige, ma'am, tutok na kayo sa ating videos. Abangan nyo hanggang matapos kung saang parte matatagpuan ang ating palapulsuhan. Magkalimutan i-like ang ating channel, i-share, mag-subscribe, at syempre mag-comment po kayo sa ating comment section kung nagustuhan nyo po ang topic natin para sa araw na ito. At kung meron po kayong suggestions na topics, mag-comment lang po kayo sa ating comment section. Ayan. Okay, para po sa palapulsuhan na matatagpuan natin sa upper part ng ating body, una, dito muna tayo sa ating ulo. Ayan. Unang palsite ay matatagpuan sa ating sentido na tinatawag. Ayan, na andito po siya. Mararamdaman po natin. Pakiramdaman po natin siya. Andiyan lang siya sa tabi-tabi. Ayan. Temporal palsite po ang tawag dito. Pulso, palapulsuhan, matatagpuan sa ating sentido ay temporal palsite. Sumunod na palsite na matatagpuan sa parte ng ating ulo ay naandito po siya. Ayan.
nandito po, no? Mandibular, tawag dito. Meron dito, pero masyado siyang mahina. Mahina lang kanyang puso, pero meron dito. Halimbawa po, may pagdurugo kayo naranasan sa loob ng ating bibig, pwede nyo siyang i-pinch. Ay, hindi pala ang i-pinch, kurutin eh, no? Maglagay kayo ng konting pressure, diinan nyo po ang parting puso dito para po mapigil ang pasamantarang mapigil ang pagdurugo, no? At syempre, first aid po yun. Kasunod naman ay matatagpuan dito sa ating leeg. Ito ang ating buto sa ating leeg. Lalamunan na andito siya sa gilid, dalawa. Yung kabilaan. Ayan na andito, no? Ito, lakas ng pintig niya dito. Tinatawag na carotid pulse site. Kasunod naman po nito ay matatagpuan sa ating dibdib mismo. Ayan. At syempre ang pulsor na nararamdaman natin sa ating dibdib na nagmumula sa ating mga puso. Tinatawag na apical pulse site. Kasunod po niyan ay matatagpuan na sa ating mga braso. Laking braso po. Ayan. Naandito po siya. Kaliwa, kanan. Nasa kanan ng parte. O, nasa kanan niya. Alam siya, wala sa bandang kaliwa, naandito siya. Kaya karamihan, pagpukaramihan pala pag pinukuhanan tayo ng dugo, no? Naandito, dito sila kumukuha ng dugo. Naandito. Malakas din po ang pintig niya. Brachial pulsite ang tawag dito. Brachial. Okay, ang kasunod naman ng ating brachial pulsite ay matatagpuan na, syempre, dito na. Naandito po siya sa parting kanan pa rin. Syempre dito, kung ano, kanan, tas kaliwa. Basta andito, tas papaganon siya, naandito naman. Ayan, itong karaniwan na alam ng marami, no, naandito ang ating puso, ang lakas niya. Kung may pagdurugong nararanasan dito sa ating mga kamay, pwede niyo siyang diinan. Dito niyo idiin. Dito naman, dito niyo idiin. Ayan. After nito, kasunod dito ay matatagpuan naman sa ating kasingitan. Yes, sa mismong singit natin, no? Meron tayong diyang pulsite. Tinatawag na femoral pulsite. Sa singit mismo. Kasunod ng ating singit, matatagpuan naman ito sa ating alak-alakan. Sa likod ng ating mga tuhod, sa alak-alakan. Ano bang English ng alak-alakan? Hindi ko alam. No? Basta, sa likod ng tuhod, sa alak-alakan mismo. Ayan. Kasunod dating na tinatawag siya na popliteal. Popliteal pulsite. Kasunod ng ating popliteal, ng alak-alakan, matatagpuan naman sa ating bukong-bukong. Ay, bukong-bukong, no? Doon sa may sakit, banda sa ating paa, na andyan niya sa gilid niya. Ayan. Kasunod ng ating ang tinatawag na posterior tibial pulsite ang matatagpuan dito sa ating paa na sa may bandang bukong-bukong. Hindi ko po alam po anong English niyan ng bukong-bukong, basta sa bukong-bukong. Kasunod ng ating posterior tibial, matatagpuan naman sa ating papunta na sa ating daliri sa paa. Hindi siya out sa ating paa, bandang gitna lang po. Ayan, tinatawag na dorsalis pedis. Ayan. Ayan ang pinakahuling pulsite na matatagpuan sa ating katawan, sa ating paa. Kaya kung may pagdurugo kayong nararamdaman, naranasan, na madadaanan ng inyong mga puso, pwede niyo po siyang diinan. Lagyan niyo ng pressure ang pulsite na iyan. At mababawasan na ang pagdurugong inyong nararanasan. Okay. Alam nyo po ba na ang ugat na matatagpuan sa ating mga palapunsuhan ay tinatawag na artery or at arteries dahil madami sila. Arteries, sila po ay ang mga nagdadala ng mga oxygenated blood. Ibig sabihin na oxygenated blood, sila po ay nanggaling na sa ating puso. Kapag oxygenated blood, ang kulay po nito ay bright red. Kaya once po kayo ay nasugatan sa parting puso or sa parting
natamaan ang ating arteries, ang dugong lalabas po dyan ay hindi sisidako. Ang dugo po na lalabas dyan ay kulay bright red at sumisirit. Dahil ang mga dugo na dumadari sa ating arteries ay mabilis ang pressure. Kaya naman ni artery na klase ng ugat ay tinatawag na veins. Si veins naman po ay mas maliit ng konti kaysa kay artery. Si veins ang nagdadala ng deoxygenated blood. Ibig sabihin, ang dugo na dumadali dyan ay deoxygenated ay papunta pa lang sa puso. No? Kung si arteries ay oxygenated nang galing na siya sa puso, si veins naman ay deoxygenated, papunta pa lang siya sa ating puso. Once na kayo naman po ay mahiwa sa parting veins naman, ang kulay ng dugo na lalabas dyan ay kulay dark red or may pagka-bluish. Ayan, dugong bughaw may pagka-bluish. At umaagos po ang dugong lalabas dyan. Kung si arteries ay sumisirit, si veins naman po ay umaagos. Ayan, ang kasunod naman ni veins na pinakmaliit na klase naman ng ugat na matatagpuan sa ating katawan ay si capillary. Sila po ang mga unang dumudugo once na tayo po ay nasugatan, no? Kahit dahil sila ay nasa parting mababaw lamang ng ating balat, magasgas ka lang, dudugo na kagad. Ayan, dahil si capillary ang tinamaan. Mas madaling maampat ang pagdurugong nangyayari kung si capillary ang tatamaan. Pero wag naman. Ayan. Sana po nagustuhan nyo ang ating topic para sa araw na ito. At huwag nyo pong kalimutan na i-like sa ating videos. No? Ayan, kita-kits po muli tayo sa susunod nating topics. Good day sa inyo. And